Today on AMMK, we're going to take a look at the Gem Box 3 from Joyo. Gone are the days na mahirap maghanap ng multi-effects. Okay? Naalala ko ng early 90s hanggang late 90s, ang available lang sa market na nakikita ko at madaling mabili is Zoom. Okay, lahat ng series yata ng Zoom lumabas na rito. And lahat ng gitarista yata nagkaroon ng Zoom. Okay? Sadly for me, hindi ako nagkaroon ng Zoom, okay? But hindi na ganun ngayon. Maraming companies nang naglalabas ngayon ng mga magagandang multi-effects units, okay? And bukod sa maganda, mura. Okay? Affordable siya. Okay, Joyo. Okay, Joyo is a relatively new company. Pero kahit bago sila, marami na silang nailabas na mga multi-effects units. Analog pedals, amps, you name it, meron sila lahat yan. Okay? So, today, susubukan nating mag-dive in dito sa Gem Box 3. Isa sa mga bago nilang products. Okay? So, let's go! Now, subukan nating patunugin itong Gem Box. Okay. From my guitar, pasok dito sa input ng Gem Box, and then left main output going to my Focusrite audio interface, and then diretso na sa Pro Tools, which is my DAW. Okay, yung gamit kong gitara is my Meiones Regis Misha Mansour. Okay, quite a nice piece actually. Okay, so patunugin natin itong 1A. Okay, sounds nice. Okay. Try natin yung high gain. Nice. Sige, try ba tayo ng iba? Initially, magaganda naman yung mga presets, pero not my cup of tea. Para sa akin, kailangan ko pa siyang i-tweak. Not bad naman yung mga presets. Siguro yun ang preference nung gumawa ng mga presets. Nothing wrong with that. Pero syempre, may sarili-sarili tayong preference. So, what I'm gonna do is gumawa na lang ng presets from ground up. Okay? So, hahanap ako ng bakanteng slot dito. Try natin sa... Okay. Pwede na itong 70A. Okay, 70A, 70B, and 70C. As you can see, bakante siya. Walang naka-on, walang naka-activate na mga kung ano-ano. So, empty slot. Okay?
So, ang try kong gawin is a clean preset, a rhythm preset, and a lead preset. So, actually, ang tatlong yan, mabubuhay na ako dyan. Clean, rhythm, and lead. Yun lang, pwede na akong mag-gig. Okay, so moving on. Ito yung gitara. Na diretso lang. Okay. So, usually, ang unang-una kong binubuksan or chine-check is yung amp and cab, which is in real life, dapat yun talaga yung dapat nating unahin kasi doon ka magsasaksak. Okay? So, on na natin yung amp and cab. Then, balik tayo sa amp block. Pamili tayo ng amp. Okay, ang nakaselect ngayon is US65 DLX. Okay, lakasan ko muna yung volume. Medyo mahina pa siya eh. Okay, puntahan ko yung cab block. Dito nga pala sa cab block, kasama na yung tubes. Pwede mong palitan yung tubes ng amp. Okay? Pwede mong palitan yung mic. Pwede mong galawin yung position ng mic. Center. Pwede mong galawin yung position ng mic sa distance. Okay? Center. Meaning, ito yung speaker, andyan yung cone, nakatutok yung mic dyan. Okay? So, habang dinadagdagan mo yung value nung center, gumaganyan siya. Lumalayo. Okay? Sa distance naman, habang dinadagdagan mo yung value, lumalayo. Paganyan. Okay? So, pag sa center, nandito yung mic, pag iginanon mo ng konti, nawawala yung highs. Okay? Pag binalik mo, babalik yung highs. Okay? Dito naman, mawawala yung focus, babalik yung focus. In a way, may nadadagdag dyan na mga low end, mawawala ng low end kasi ang kinakapture niya na halos pag malayo yung buong cab. Okay? So, naka-off pa yung tubes. Okay? So, try natin lagyan ng tube. Mahina pa rin pero nagkalaman na ng konti. And yung mic, gusto kong gamitin yung U87. Okay, for now, okay na yan. Balik tayo sa screen. Gusto kong lagyan ng compression. Okay, so punta ako sa compression. Effects block. Hanapin ko yung compressor. Medyo pwede na. Okay? Balik muna ako dito sa amp cab, amp block kasi kulang ako ng konting gain. Dagdag ako. Doon. Pwede. So, dagdagan ko pa ng konting bass. Pwede na. Okay. So, as you can see, merong maingay ng konti. Ang solution doon, maglagay ka ng
noise gate. Yan, usually sa 40, mawawala na yan, na threshold. Yan. Medyo tahimik na. By the way, ang ginagamit ko dyan is single coil. May split coil kasi itong gitara ko. So, ito yung hindi naka-split coil. Ito yung naka-single coil. Okay. Usually, ang clean ko, siguradong may reverb. Okay, so lagyan natin ng konting plate. Tingnan natin kung... Buwasan na natin konting level. Konti-konti. Para tumulak lang. And of course, hindi nawawala ang delay. Siyempre, paborito ko yan. Okay. Analog delay at mataas ang delay. Yan. Mataas din ang feedback. Ng konti. Pasok ko na konting level. Siyempre, hindi nawawala yung chorus sa clean tone ko. Meron laging chorus yan. Analog chorus. Try natin. Okay, so for now, save natin. Tawagin natin AMK1. Okay, save. Moving on. Gawa naman tayo ng rhythm preset or mga pang-riff. For me, medyo high gain na ito. High gain na yung pang-rhythm ko. So, lipat tayo dito sa B. As you can see, empty na naman. Umpisa natin sa amp and cab. Amp muna. Tignan natin. Puntahan ko yung amp na... medyo familiar ako. Okay? Pinili ko yung Brown 5053B kasi meron akong ganito in real life. This one is based on an EVH 5153 na amp. Okay, I guess. Okay, so, yun. Yun ang pinili ko. So, yung... ito yung sound niya. Not bad. Pwede na. Okay? Pero tweak ko ng konti para medyo... sumuwak sa preference ko. Okay? So, puntahan ko yung cab block. Yung tube, tama naman. For me, 6L6. Yung mic, SM57. Medyo, try natin gawing U47. U47.
natin. Yung iba. Okay. Mas okay ito. Palitan ko lang ng konti yung distance. Okay, balik tayo sa amp. Kailangan kong ibaba yung gain kasi I usually place an overdrive sa harapan ng amp ko. So, high gain amp, meron ako nilalagay na overdrive pedal sa harapan. Okay, so lagyan natin ng distortion overdrive block. On natin, then hahanap ako rito. Okay, so medyo mataas pa rin ang gain, so bawasan natin ng konti ito. Medyo okay na. Bawasan pa natin ng gain tong amp. Okay. Okay, konting kwento lang ulit. Karamihan na mistake ng mga gitarista, akala nila pag dinagdagan yung gain, either sa pedal or sa amp, pag dinagdagan nila yung gain ng distortion, akala nila mas makakakuha sila ng chug. Actually, it's the other way around. Pag binawasan mo yung gain, mas makukuha mo yung chug. As you can see, ang baba na ng gain ko, pati sa OD, ang baba na rin ng gain. Okay? So, yun. Kung napansin nyo, medyo may noise. Ayan, oh. Natural lang yan pag nagdagdag ka ng gain sa amp, sa high gain amp, and naglagay ka pa ng OD sa harapan ng high gain amp. Talagang may noise yan, okay? Normal lang yun, okay? Ang solution dyan, maglagay ka ng noise gate. Usually, yung threshold na 40, ayos na yan. Wala na. See? Ayos, pwede na sa akin to for the meantime. Rhythm preset. Moving on with the lead preset, usually ang ginagawa ko, yung rhythm tone ko, most likely yun na rin yung lead tone ko. Okay, so what I'm gonna do is hit save. Save natin sa 70C, yung mismong ano na yun, yung mismong preset na yun. So ito yung rhythm preset. Ito yung sinave kong isang rhythm preset na ito tweak ko na maging lead. Okay, so more or less yan na yon. Ang gagawin ko lang, babawasan ko ng low end. Okay, so ang gagawin ko, hindi ko na gagalawin yung mga ano, hindi ko na gagalawin itong mga nandito tulad nung screamer, nung amp, nung cab, nung
nung noise gate. Okay? Ang gagawin ko, magdadagdag ako ng EQ, tapos magbabawas ako ng bass, siguro mga 3. Tapos magdadagdag ako ng mids, konti lang naman. Okay? Dahil mahilig ako sa mids. Okay? So, ito na siya. Pwede na. Bitin lang ako sa gain. Okay, so balikan ko yung amp. Dagdag ako ng gain. Siguro mga 40. Para mas madaling tugtugan. Pwede na. Okay? Ngayon, syempre, hindi mawawala sa lead preset ko ang delay. Dahil mahilig ako sa delay. Okay, ang daming choices dito. Well, dun lang lagi ako sa analog napupunta. Okay? So, dagdag ako ng level, feedback, 600 ms. Iyan na yun. Yun na yun. Okay? So, dagdag lang ako ng dagdag lang ako ng konting reverb. Siguro plate pwede na yan. Ano natin? Maganda ang tapon, hindi bitin. So, there you go. Yan na yun eh. Yan na yung tone ko. Save natin. Palitan natin ng 3. Hit save. And there you go. Okay. So, ayan. Nakita nyo yung Gembox 3 in action. Sana na patunog natin ng maayos. Okay. Again, preference ko yung mga ginamit kong tones doon. So, I know, meron kayong mga sariling preference. Pero, itong Gembox, definitely, magagamit ko ito sa gigs and sa recordings. Okay? After all, ang mahalaga, meron kang magagamit. Sa gigs, sa recordings, sa rehearsals mo, sa practices mo. Yun ang mahalaga. Kung meron kayong gustong mga units na ipa-review, mga questions, sige, mag-comment lang kayo dyan below. And isa-isa kong ito-try na i-review yung mga requests nyo. Okay? So, till next time, my name is Ray of Six Part Invention. Ang mahalaga, meron ka.